Okay guys, for today's video, mag-i-install tayo ng satellite TV box. Okay guys, so kaganito lang po ang mag-install. Siyempre, assemble po natin ang kanyang receiver plate. Okay guys, so ang paglagay po dito sa LNB ay nakapatagilid po siya. Okay guys, so hindi po yan nakasentro. Meron po yung mga ibang nag-i-install na hindi nila alam, sinesentro po nila. Okay guys, so hindi po nakikuha talaga yung percentage ng signal kapag hindi na ito nakatabingi. Okay guys, so meron din itong mga bracket. So i-re-redeem muna natin ang kanyang paa. Ayan guys, so yan yung po yung inalagay po natin sa kahoy or sa bubungan sa yero. So bago po natin i-akyat ito para ikabit, so ready muna natin yung mga lock. Okay guys, so para mas madali ang paglagay mamaya sa taas. So ayun nga guys, nasimbolo ko na rin itong kanyang plate. Ayan guys, yung sa main bracket, yan yung ina-adjust para makuha natin yung quality signal. Ayan guys. Okay guys, ito na rin yung kanyang bracket. So dalawa po yan. Yan po yung maghahawak para mas matibay. So ngayon guys, sa sanipa ko ito nilagay. Ayan guys, so nire-ready ko na ang kanyang main bracket para mas matibay. Nilagay ko na rin yung kanyang bracket na dalawa sa left and right para hindi basta-basta gagalaw ang plate. Ayan nga guys, so ilalagay na natin ang mga connection. Okay guys, so dito ako sa bubong mismo mag-i-install. Ayan, so kinabit ko na ang kanyang power, yung sa kanyang audio at video, then ito po yung sa receiver plate. Yan po yung cord na para sa cable. Okay guys, so ang pag-i-install ko po dito, gamit ko yung aking DIY signal finder. Okay guys, so kung gusto niyo po malaman kung paano ko po ginawa itong signal finder ko or signal receiver, okay guys, so mamaya ilalagay ko po yung link. So dapat tapusin mo itong video na to para matuto rin kayo mag-install ng digital box. Okay guys, ito ang aking mini monitor. Okay guys, so ito yung aking signal finder. So may power siya at yung kanyang video yellow. Then guys, so dito ko mamamonitor yung signal percentage. Okay guys, so pindutin natin menu. Yeah. I-select natin yung system. Down. Tapos satellite setup, tapos ang password ay 4 na 0. Ayan guys, so nakikita dito yung kanyang percentage. At kailangan yung dalawang guhit na yan, may kulay po yan. So kailangan yung hanapin yung kanyang signal. So galaw-galawin nyo lang po yung kanyang plate. So southwest to 20. Ayan guys, pwede nyong gamitin yung compass ng inyong mga cellphone. Then pag nakuha nyo na po yung signal, so yung dalawang guhit ay may kulay na. Unti-unting higpitan po itong mga locks. Okay guys, so yan sa taas, sa likod, kabilaan po yan. So unti-unting higpitan po yan para hindi na po lilipat yung kanyang signal, hindi na po bababa yung kanyang percentage. So yun nga guys, so nakuha ko na yung kanyang quality at signal quality. Then yung sa taas is 100, sa baba naman 70 to 80%. Ayan guys, so nakuha ko na yung kanyang signal. Yan na yung sample, so nakukuha na niya yung mga channels. So pwede na nating lipat-lipat, tignan natin yung mga ibang channels kung talagang nakuha na lahat. Ayan guys, so mini monitor po yan. So kung gusto nyo pong malaman kung paano ko ginawa, ayan, so ilalagay ko po yung kanyang link. So ayan nga guys, okay na. Then okay, so babaklasin na natin ito. Pwede na nating ikabit sa TV. Ayan guys.
Siyempre kung bago ka lang sa ating vlog channel, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Hanggang di baba, nabuto natin. And guys, so nailagay ko na. Actually, yung isa, ako din lang po nag-install dyan. So, ayan nga guys. So, sasaksak na natin ito sa TV. Okay, yung red audio, yung white audio po rin yan, tsaka yung yellow yung video. Okay, so isasaksak na rin natin yung kanyang cable, yung kanyang wire papunta doon sa plate receiver. Okay. Dito pala guys, pwede nyo pong i-monitor yung kanyang signal. Ayan guys, so sundan nyo lang po yan, mga pinipindot ko na yan. Yung signal strength tsaka yung signal quality. Ayan guys, yung 100% tsaka 86% sa baba. 72, 80 to 90%. Yan dapat yung kanyang percentage. Ayan guys, so nakukuha na niya yung mga channel. Okay guys, so reminders para pag bumili kayo ng box. Yan, so kunin nyo na po yung account box, iparetrieve nyo na po sa mga shop kung saan nyo po binili yung box. And guys, so meron po kasi itong CCA number na kung saan pwede nyo i-retrieve. So yan nga guys, pag nakagustuhan nyo po ang ating video tutorial, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click na rin yung notification bell para update kayo sa mga bago nating upload tutorial. At i-click na rin yung like at mag-comment.